tayo ang nagpapaalala lagi, o ito ginawa ni Isko, ah. Yan si Isko, nagkaroon ng kasong plunder yan. Mga kaibigan, ang hindi maliwanag ngayon, kasi nga, tinatakban sa ombudsman eh. Kapag ang nakaupo sa ombudsman eh, walang ya, wala tayo magagawa. Hindi ba? Ngayon, nakita ninyo, iba na ang sinasabi ngayon. Hindi ba? At may masama pa na mga sinasabi. Kesyo, papalitan niya raw ang konstitusyon. Eh yan eh, kung mananalo ka. Di ba? Kung mananalo siya. Papalitan ang konstitusyon. Madalit sabi, hindi pa ho nagiging presidente, masama na ang iniisip. Bakit balak nilang palitan ang konstitusyon? Hindi lang nagtagumpay ngayon yun eh. Sa administrasyon ni Digong nyo. Kasi nabuko eh. Mga kaibigan, kulang sa pag-aaral eh. Dahil puro gunggong ang mga nakasama, mga kaibigan. Ano nangyari? Hindi nila naisulong yung balaki nila na palitan ng saligang batas. Pero bakit lagi nilang pinaplano yan? Sa panahon ni Pinoy, hindi pinlano yan. At sa panahon ni FBR, mayroong mga nagsisip-sip na katulad ni Pedrosa, mga kaibigan, na gusto magkaroon ng charter change, di ba? Hindi rin nagtagumpay dahil si FBR kahit ganun, may kahihiyan. Nung pinalutang yung issue na yan, napagbabanatan sila, di ba? Ano agad kasi ang iniisip ng tao? Unang-unang iisipin ng tao, kaya mo gustong baguhin ang saligang batas ay para hindi ka na mawala sa pwesto. Para makapagtagal ka sa pwesto. Itong si Isko naman, sabi niya, balak niya raw na palitan ang saligang batas kung siya magiging presidente. Mga kaibigan, bakit nila iniisip yan bukod sa gusto nilang magtagal sa pwesto? Alam niyo ba dahilan? Para yung mga kasalanan nila, hindi na sila papanagutin pag nabago konstitusyon. Yun lang o eh. Simpleng-simple yun eh. Katumbas nun. Yung kanilang kasalanan na ginawa, isinisisi nila sa saligang batas. Alam ninyo, sabi, ilang beses na nating sinasabi yan, yung anumang ganda ng konstitusyon na sinasabi ninyo, mga dahilan lang yan eh. Mga dahilan lang yan. Kasi po, meron silang mga provision, hindi nila nagawa yan na palitan. Di ba yung ownership na 100% ownership ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Labag sa konstitusyon yung gumawa sila ng batas na kontra sa konstitusyon. Labag sa konstitusyon yun. Kasi para magawa mo yun, kailangan mong gusto mong baguhin na magkaroon ng 100% ownership ng dayuhan dito sa Pilipinas, kinakailangan mong baguhin yung saligang batas eh. Hindi po pwedeng gagawa ka ng batas katulad ng ginawa nila, ipinasa nila isang batas na kontra sa provision ng ating saligang batas. Yun ay tahasang paglapastangan, pambabastos, sa ating saligang batas. Mga kaibigan, so yun ang isa sa pangunahin nila bukod sa gusto nilang magtagal sa pwesto ay para mawala na ang kasalanan nila. At sa bagong konstitusyon, mga kaibigan, syempre marami nang alam ang tao eh, bistado na ng tao na ang lahat ng mga kung ano yun dapat nilang panagutan. Mga kaibigan, ngayon, marami na ang nakakaalam eh, nakakaintindi sa kanilang mga ginagawa. Halimbawa, nagnakaw, hindi napaparusahan. Alam na nila, di ba? Gumawa-gawa ng mga batas, pero pagdating sa kanila,
hindi na ipapatupad. Ano ngayon ang inilalako ngayon ni Isko? Yung charter change. Bakit? Isa yan, para nyo na nakita, sa kondisyon ng pagsasama nila ni Digong Nyo dito sa eleksyong ito, mga kaibigan. Kung makachamba ka, una mong gagawin ay sang-ayunan mo ang pagpapalit ng saligang batas para wala nang kaso lahat sila, mga kaibigan. Kondisyon yan. Hindi niya pansarili yan, charter change na yan. Sapagkat yan, binalak din itong administrasyon, pero nag-fail. Hindi nagtagumpay, mga kaibigan. Kaya gusto nila, itong susunod na administrasyon, ay magawa nila yan, charter change, mga kaibigan. Para, kampante na sila. Bukod sa wala na silang kaso, ay hindi pa sila mawawala sa kapangyarihan. Sila pa rin ang kokontrol sa poder ng kapangyarihan. Yan po yan, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nakasisiguro tayo pag si Vice President Lenny Robredo ang naupo, unang-unang magdadalawang isip yung mga kurap. Kaya natatakot sila eh. Takot sila kay Vice President Robredo. Bakit? Kasi pag nakaupo na si Vice President Lenny Robredo at merong nabulgar na katiwalian, hindi siya makikialam eh. Di ba? Kasi kanya-kanyang trabaho yan eh. Maliban na kung yung tungkulin ay saklaw ng kanyang tungkulin bilang executive o chief executive, di ba? Nasa executive branch. Ano yan eh? Common sense yan eh. Mga kaibigan, parang kuwan yan, parang meeting of the minds yan. Di ba? Na yung mga magnanakaw, mag-aatubili yan. Bakit? Kasi naiintindihan ni Lenny Robredo pag may corruption sa isang tanggapan. Bakit natin nasabi yun? Kasi po, napatakbo niya ng maayos ang kanyang opisina at malinis. Di ba? So alam niya kung paanong umaandar ang gobyerno. Di ba? Alam niya kung paanong tumatakbo ang pera ng gobyerno para hindi maging korap. So pag na-iskandalo ka, at nabulgar ka na merong irregularidad sa tanggapan mo, alam ka agad ni Vice President Robredo yun. Maiintindihan niya ka agad yun. Di ba, mga kaibigan? Kaya, andap sila. Alam ba ninyo na kung bakit nag-away si Biden at saka si Trump? Walang nakakaalam nito. Ako lang ang nakakaalam. Kaya matindi ang galit ni Trump kay Biden. Mga kaibigan, matindi ang away nila na walang nakakaalam kundi ang inyong lingkod lang. Kasi isang araw, nung hindi pa sila nag-aaway, nagkasabay sila sa CR. Nung umiihi sila, mga kaibigan, napatingin, napasulyap si Trump doon sa kargada ni Biden. Ba sabi niya, bakit ganyan nata ang iyo? Parang sa bata pa yan ah. Siyempre, pag parang sa bata, di ano pa yon? Gasmati yon, mga kaibigan. Sabi, anong ginawa mo dyan? Bakit?
Parang sa bata pa yan. Ah. Matanda na si Biden, eh, di ba? Ah, sabi niya, nagpunta ako sa France. Kasi sa France, pwede ka magpapalit. Pipili ka ng gusto mong ipalit sa'yo. Ito, napili ko. Ah, ganun ba? Saan ba yan? Binigay niya yung lugar. Pumunta ngayon si Trump doon. Ah, nagpapalit din si Trump. Ngayon, nagkasabay muli sila sa CR ni Biden. Tapos, napatingin naman si Biden habang sila umiihi. Sabi ni Biden, ano nangyari dyan sa'yo? Sabing ganun. Sabi ni Trump, eh sabi mo eh, nagpunta ako ron sa pinuntahan mo eh. Nagpapalit din ako eh. Sabi ni Biden, eh tanga ka pala eh. Akin yan eh. Kaya pala sila nag-away. Pinapili ni Trump yung pinagtanggalan ni Biden. Bueno, mga kaibigan, wala na po tayo. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Pantay, walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Doc Willie Ong! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.